Hinati ko na po sa tatlo ang ate pong tarot card. Ito po ay number 1, red crystal. Number 2, yellow crystal. Number 3, blue crystal. Pumili na lamang po kayo kung anong crystal po ang gusto ninyo at kung anong gusto iparating sa inyo ng ating tarot card. Kung kayo po ay nakapili na, unahin na po natin ang number 1, red crystal. Sinasabi po dito ng ating tarot card na makakaisip kayo ng pamamaraan kung paano mababago ang takbo ng inyong pamumuhay. Maaring meron kayong papasukin negosyo or meron kayong papasukin ng pagkakakitaan at kikita kayo ng malaking halagang pera. Maaring may isang tao na tutulong daw po sa inyo. Sinasabi rin po dito na ang inyo daw pong karelasyon ay may parang mabigat ang katawang kumilos, may pagkabatugan. Yan, sabi rin po dito na maaaring sa mga single ay hindi nyo pa matatagpuan sa ngayon ng inyong forever. Maaaring may magpaparamdam sa inyo na malapit daw po sa inyo na kamag-anakan, pamilya, or kaya kakilala. Pero ito po ay ang hase ay pangungutang. Maaaring kayo po'y utangan. At parang hindi nyo naman ito mapapahindian. Kaya sabi rin po dito na may mga pag-aaway na naganap pero ito daw po'y maaayos din. Sabi po dito ay parang may nagkaroon ng pag-aaway tungkol sa usapin ng pera pero ito ay maaayos. Kaya sabi rin po dito na ang inaalala ninyo sa ngayon number 1 ay ang paglaki ng miyembro ng inyong pamilya. Kaya sabi rin po dito na kapag umenter daw po sa inyo ang swerte, maging buhay, pag-ibig at pera ay dire-diretso na daw po ito. Sabi po dito ay parang may mag-o-offer din sa inyo pero parang tatanggihan nyo ang offer na ito. Kaya sabi rin po dito na marami kang mga magagandang oportunidad na darating. Bagamat sa ngayon ay nakakaranas ka na tumanggap ng tulong sa iba or humingi ng tulong sa iba. Pero soon, kayo naman ang mamamahagi ng tulong. Marireverse daw po ang lahat. May okasyon na paparating, parang ito po yung birthday yan at matutuloy naman daw po ang birthday yan na ito. Meron daw po kayong pupuntahan at parang hindi ito matutuloy. Kaya sabi rin po dito na maaaring magkaroon kayo ng samaan ng loob ng isang lalaki. Kaya sabi rin po dito na maaaring may mga pag-aaway sa ngayon na nagaganap tungkol sa pera, pero sa ngayon lamang po ito. Kapag ubeter daw po sa inyo ang swerte ay dire-diretso na daw po yan. Kaya sabi rin po dito na maaaring may kasaganahan ka na paparating. Sa ngayon ay may mga problema kang pinagdadaanan tungkol sa usapin ng pera. At sabi po dito ay soon, masusolusyunan nyo ang lahat ng ito. Kung sa ngayon ay ang problema sa inyo ay pera, pagka kayo ay nakaisip ng pamamaraan, dito daw kayo magtatagumpay sa inyo pong buhay, ito po, dire-diretso na ang swerte po sa inyo at hindi na kailanman mamumblema kayo sa pera. Yan po sinasabi ng ating Pika Card number 1. Number 2. Sinasabi po dito na ating tarot card na may paparating sa inyo number 2 na balita tungkol sa inyong karelasyon na maaaring ang dulot nito ay pag-aaway. Sinasabi rin po dito na kayo ay paminsan ay tinatamad ng kumilos dahil parang iniisip nyo kahit anong gawin yung kilos ay parang sa wala't wala. Sabi po dito ay parang may problema kayong pinagdadaanan sa ngayon tungkol sa pera. Pero ang sabi po dito, kayo ay fighter na tao. May darating sa inyong kasaganahan. Ang pagbabago daw po ng buhay ninyo soon ay magandang pagbabago. Bagamat ang inyong karelasyon ay malapit sa tukso at para sa kanya ay mahirap talagang iwasan daw po ang tukso. Kasi malapit po siya sa tukso. Malakas ang apil ng inyong karelasyon. Sinasabi rin po dito na maging aware ka dahil maaaring kayo ay maluloko. Sabi po dito, ang inaalala nyo sa ngayon number 2 ay ang inyo pong mga anak. Sinasabi rin po dito na maaaring may pag-aaway na nagaganap sa inyong dalawa ng inyong karelasyon dahil sa usapin ng tukso. Maaaring may third party po na nagaganap. Sabi po dito, nadadalas ang pag-aaway ninyong dalawa ng inyong karelasyon. At may problema rin kayong pinagdadaanan tungkol sa pera. Huwag daw po kayong makakalimot, tumawag sa mahal na Panginoon. Sabi po dito, magtatagumpay ka sa buhay. At ang mga nararanasan niyong ito o mga negatibong dumarating pagsubok sa inyo ng inyong karelasyon, ay siya magiging dahil lang kung bakit mas magiging matatag ka, magiging fighter daw po kayong tao. At sabi po dito,
kayo ay magtatagumpay. Malapit na daw pong umayon ng magandang kapalaran para sa inyo. May kasaganahan ka na paparating. Pero pagdating sa buhay pag-ibig, maging aware kayo dahil maaaring kayo po ay naluloko na. At sabi po dito, huwag nyo lang iindahin ang mga nagaganap. Sabi po dito, basta't huwag ka makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon, ay matatagpusan nyo kung ano man ang mga pagsubok na pinagdadaanan. Yan ang sinasabi ng ating pick a card number 2. Number 3. Sinasabi po dito na ating tarot card na sa sobrang abala nyo, number 3, ay maaring mapabayaan nyo ang obligasyon nyo sa loob ng inyong tahanan. Sinasabi rin po dito na maaaring mapabayaan nyo inyo pong mga anak o mga alagang hayop at maging mga halaman sa sobrang abalang tao nyo. Huwag nyo rin po daw pababayaan ang inyong kalusugan dahil maaaring kayo ay magkaroon ng karamdaman. Ang pagbabago ng buhay ninyo soon ay magandang pagbabago. Lahat daw po ng mga pangarap nyo ay matutupad. Bagamat nadaan ka sa mga pagsubok, sabi po dito ang inyo daw pong karelasyon din ay malapit sa tukso. Sabi po dito ay nadaan ka sa pagsubok sa inyong buhay karelasyon. May darating na balita sa inyo na maaaring malalaman ninyo na kayo po ay naloloko na. Tukol po ito sa buhay pag-ibig. Maaaring kayo na pagchichismisa na o nahuhusgahan ng inyong kapwa. Sabi rin po dito na maraming mga magagandang oportunidad na darating daw po sa inyo pong buhay. At ang swerte sa inyo ay biglaan darating ng hindi ninyo inaasahan. May darating na balita na maaaring, ang balita rin pong ito ay tungkol sa usapin ng pera. At maaaring sa usapin na ito ay may makakaaway kayo na isang babae. Maaaring may pagkakautang kayo sa babaeng ito at maaaring pag hindi nyo siya binayaran ay machichismis kayo at makakaaway nyo rin ang babaeng ito. Kaya sabi rin po dito na bagamat may darating sa inyong balita tungkol sa inyong karelasyon, hindi naman daw po ito hahantong sa hiwalayan. Magiging okay po daw muli kayo at meron kayong matindi pinagdadaan ng problema na masusolusyonan. Malayo naman daw po sa depression ang problema mong pinagdadaanan. Sabi po dito, ay ang swerte yung tipong hindi nyo akalain, yung biglaan darating sa inyo pong buhay. Kaya sabi rin po dito na ang inyong karelasyon ay talagang napakalapit sa tukso. Sabi po dito, ipagdasal nyo na lang daw po ito at meron kayong matindi mga pinagdadaanan na parang matagal na pagsasuffer po ang inyong pinagdusahan dito na malapit na itong masolusyonan. Sabi po dito, nasa inyo daw po ang pagpapala. Darating sa inyo soon na lahat ng mga pangarap nyo ay matutupad at ang pagbabago ng buhay ninyo soon ay magandang pagbabago. Marami ka mga magagandang oportunidad na darating soon. Bagamat sa ngayon ay dumadaan ka sa mga pagsubok, huwag nyo lang daw pong pansinin ang mga chismoso-chismosa dahil nasa inyo daw po ang pagpapala. Yan po ang sinasabi ng ating Tika Card for today. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!